Magandang araw! Kamusta na kayo? Ngayon ay tuturuan ko kayo ng bagong aralin sa Araling Panlipunan 3, Quarter 2, Week 2. Ang ating pag-aaralan ay ang mga pagbabago sa rehiyong kinabibilangan. Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang tungkol sa kasaysayang pinagmula ng lungsod o bayan sa iyong rehiyon. Gamit ang talahanayan ng mga pangyayari, naitala mo ang ilang detalye ng mga naganap sa iyong lungsod o bayan. May nakikita ka bang pagbabago sa inyong lungsod sa ngayon? Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy ang kahalagahan ng mga pagbabago ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan sa rehiyon, tulad ng laki nito, pangalan, lokasyon, populasyon, mga estruktura at iba pa. Maisasalaysay ang mga pagbabago ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan sa rehiyon, tulad ng laki nito, pangalan, lokasyon, populasyon, mga estruktura at iba pa. Bago tayo magsimula sa ating aralin, subukan mo munang sagutan ang mga pahayag na may kaugnayan sa aralin natin ngayon. Number 1, itinuturing na pinakasentro ng kalakalan sa bansa. Number 2, bilang ng lungsod at bayan na bumubuo sa National Capital Region. Number 3, tinutukoy nito ang pagbabago na may kinalaman sa bilang ng tao na naninirahan sa isang lungsod o bayan. Number 4, tinutukoy nito ang pagbabagong katawagan sa isang lungsod o bayan. Number 5, kinabibilangan mong lungsod sa National Capital Region. Tayo ay magbalik-aral. Balikan ang kasaysayan ng Muntinlupa. Sagutan ang sumusunod na tanong. Number 1, ano ang dating pangalan ng inyong lungsod? Number 2, saan hango ang pangalan ng inyong lungsod? Number 3, kailan ito itinatag? Number 4, kailan naging ganap na lungsod ang Muntinlupa? Number 5, sino ang pangulo na lumagda upang maging ganap na lungsod ang Muntinlupa? Ang mga pagbabago sa mga lungsod o bayan sa aking rehiyon. Ang National Capital Region o Metro Manila ang pinakasentro ng kalakalan sa ating bansa. Ito ang tinatawag na kabisera. Dito makikita ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan pati na ang punong tanggapan ng mga pribadong kumpanya sa bansa. Ang buong Metro Manila ay binubuo ng mga pamayanang urban ng 16 na lungsod at isang bayan. Ang unang nanirahan sa Kalakhang Maynila ay ang mga katutubong Muslim. Masagana ang kanilang naging kalakalan sa ibang bansa bago pa ang pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. Nagtayo sila ng isang balwarte na nakilala na natin ngayon na Intramuros. Ang Intramuros ay naging taguan ng mga Espanyol sa mga hindi nila nasakop na mga katutubong Pilipino
at ito rin ang naging sentro nila ng pangangalakal. Nang tumagal ang mga Espanyol, nagtayo sila ng mga gusali sa loob ng Intramuros, kabilang ang mga paaralan at mga simbahan, marahas ang pananakop ng mga Espanyol. Nagtayo rin sila ng mga gusali at naging sentro ng kalakalan ang Intramuros dahil sa karatig na daungan ng barko kung saan sila ay may ugnayan sa kalakalan sa ibang bansa. Nang naging maunlad ang Maynila, umusbong na rin ang mga karatig nito. Mula sa maliit na sentro ng Intramuros, lumawak ang sakop ng Manila na naging kabuuang kalakhang Maynila na ito sa kasalukuyan. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabago sa isang komunidad? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbabago? Ang pagbabago ay may iba't ibang kahulugan. May pagbabago sa iba't ibang aspekto ng buhay ng tao, hayop, at bagay. Alamin natin ang mga pagbabago sa mga lungsod o bayan ng pambansang punong rehiyon. Pagbabago sa pangalan. Ang bawat lungsod o bayan sa pambansang punong rehiyon ay mayroong mga pinagmulang pangalan na sa paglipas ng panahon ay nabago o napalitan sa iba't ibang kadahilanan. Tulad na lang ng lungsod ng Maynila, ito ay nakilala sa pangalan na Maynilad. Ang pangalan na ito ay mula sa salitang nila, isang uri ng halamang mabulaklak na tumutubo sa baybaying luok na ginagamit para gumawa ng sabon para sa pakikipagkalakalan. Upang matandaan ang lugar kung saan maraming ganitong uri ng halaman, tinawag ng mga naunang nanirahan dito ng Maynila, ibig sabihin ang lugar na ito ay maraming bulaklak na nila. Sa kasalukuyan, ito ay tinatawag na ngayong Maynila. Pagbabago sa populasyon. Mapapansin ninyo sa graph ang paglaki ng populasyon. Hindi lamang sa pangalan at populasyon ang nagbabago sa isang lungsod o bayan. Ang mga daan, gusali o ang mga infrastruktura noon ay iba na rin sa ngayon. Ngayong nalaman niyo na ang patuloy na pagbabago ng ating lalawigan sa kinabibilangang rehiyon, sagutin ang mga sumusunod. Ano-ano ang pagbabago noon at ngayon ang napansin mo sa mga sumusunod? A. Pagbabago sa pangalan ng lungsod o bayan. B. Pagbabago sa infrastruktura. C. Pagbabago sa populasyon. Pag-aralan ng datos, populasyon ng mga lungsod o bayan sa pambansang punong rehiyon. At sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Gabay na tanong, aling lungsod ang may pinakamalaking populasyon sa pambansang punong rehiyon o NCR? Number 2. Alin naman ang may pinakamaliit na populasyon? Aling lungsod o bayan kaya ang may pinakamaraming pamilihan? Bakit mo nasabi ito? Ipaliwanag ang sagot. Number 4. Ano ang limang lungsod o bayan na may malalaking populasyon? Sa iyong palagay, bakit kaya malaki ang bilang ng populasyon sa nabanggit na lungsod o bayan? Number 5.
Kapag pinagsama-sama ang mga bilang ng populasyon sa mga lungsod o bayan sa pambansang punong rehiyon, gaano kaya karami ang kabuuang bilang ng tao? Tandaan. Mula sa pinagmula ng iyong lungsod, nagkaroon ng mga pagbabagong tulad ng laki, pangalan, lokasyon, populasyon, estruktura at iba pa. Mahalagang malaman mo ito para matukoy mo ang mga pagbabagong naganap noon hanggang sa kasalukuyan. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Nawa ang bawat isa sa inyo ay natuto. Paalam!